mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Okay, hello, hello, and welcome sa Russia TV. Kasama natin dito sa bahay Talakayan at meron tayong napakagandang debate na magaganap ngayon between Baptist and Seventh-day Adventist. Ayan. At ang topic ngayong gabi na ito ay patutunayan ko na ang secret rapture ay hindi biblical. At napaka-aggressive ng topic natin, no? At ang ating affirmative ay si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Negative naman si Pastor Alexander Santos ng Baptist. At ang inyong moderator ay si, walang iba, syempre, Russia Vista ng Catholic. At bago natin umpisahan yung ating debate, gusto ko muna kayong batiin ng magandang gabi. Ayan. At sa ating mga nasa live dyan. At syempre, gusto ko munang basahin din yung ating napag-usapan na rules sa gabing ito. Ang rule number one natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number two natin, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. Ayan. Rule number 3 natin. Nawala yung aking... Teka lang. Okay. Rule number 3 natin. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 minuto na pagpapaliwanag. At yun na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong ng naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, so syempre hinahanapan niya ng noun or pangalan ng tao, etc. Ayan. Kung saan, lugar, ganyan yung ating mga sagot, mga kapatid. At titingnan natin kung pasok yung kanyang sagot doon. Rule number 5, sa first stand, doon lang magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung tinatanggi niya na inilatag niya yon, ay automatic next question tayo. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng dalawang warning sa akin ay may disiplina yan. Either bawasan ko ng 1 minute or daragdagan ko ng 1 minute. Rule number 7 natin, ang bawat scenario ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag at hindi na pwedeng sunod-sunod na objection. Rule number 8 natin, rule number 7, bawat scenario ng objection, ito na nga, rule number 8 natin, hindi pwedeng, hindi pinahihintulutan ang mga physical na atake at mga pagmumura at mga pangliliit doon sa ating mga kausap, mga kapatid. At ito yung pinaka-importante. Rule number 9 natin, no challenge question. Yung mga tanong ko na kung mabasa ko or paano ko mabasa ko, ay hindi niyan pinapahintulutan na tanong. Rule number 10 natin, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasayos ng debating ito. So meron tayong 1 minute na introduction, 10 minutes na affirmative, first stand, at 7 minutes na first cross. Same din sa negative, syempre, at meron tayong rebuttal. 10 minutes rebuttal ito, same din. At 7 minutes na second cross. Ayan. At meron tayong final conclusion na negative conclusion. First, ito yung final conclusion niya, mauuna siya. At mahuli naman ang ating affirmative. Meron tayong 1 minute na pasasalamat both sides. So, sumasang-ayon ba ang ating mga debater? Nahin natin ang ating affirmative.
Opo, sumasang-ayon po, Your Honor. Okay, at yung ating negative? Yes, sir. Okay, yan yung ating confirmation, no? At ito na nga, mga kapatid, magsisimula na tayo sa ating napakagandang debate sa gabing ito. At ang topic na kanilang pag-uusapan ay patungkol nga dito sa rapture. Pero i-welcome muna natin sila at hayaan natin silang magpakilala muna sa ating mga audience dyan. Sa mga hindi nakakakilala, unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo, simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church ay tumatayo po sa panig ng affirmatibo. Sa paksang secret rapture ay hindi biblical. Purihin ang Panginoon at magandang gabi sa inyo pong lahat. Okay, at ang ating negative naman sa paksa natin. Pakilala ka, kapatid. Okay, magandang gabi sa lahat. Magandang araw. Ako si Alexander Santos. I'm a Baptist. Patutunayan ko sa inyo na ang upcoming event, especially the rapture, is a secret event. Magandang gabi sa lahat. Okay, at ito na nga, uumpisahan na natin. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating afirmatibo patungkol sa kanyang patutunayan na ang secret rapture ay hindi biblical. Your time start now, Camacho. Okay, thank you. At unang-una, syempre, hindi may alis sa atin na purihin, pasalamatan ang ating pong Panginoong Diyos sa patuloy na biyaya at kalakasan na ipinagkakaloob. Ganun din, hangad po ng inyong malit na lingkod sa impapawid na ang Diyos ang maitaas sa pag-uusap pong ito. At maraming salamat sa ating pong platform dito sa Russia TV na kung saan ay patuloy na nagkakaroon ng pagkakataon kaming mga Seventh-day Adventist na mailahad ang mga katotohanan na ipinagkaloob sa amin bilang tunay na iglesia at sirain ang maling pananampalataya o maling paniniwala. Sa gabing ito, mga kapatid, patutunayan ko po na ang secret rapture, hindi basta rapture lang, yung secret rapture ay hindi po biblical. Ano ho? Sa pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, mayroon lamang pong tatlong kataga sa wikang Grego na ginagamit. Ano ito? Yung salitang parousia. Yung salitang Grego na parousia, tumutukoy po sa personal na pagpapakita. Yung ikalawa naman ay tinatawag na apokalipsis. Literal din po ito ng pagpapakita. O ito'y isang lantad na pagpapakita. At yung ikatlo, yung tinatawag na epepaneia. Yung pong epepaneia ay tumutukoy din po sa isang lantad na pagpapakita o literal na pagpapakita. Wala ho tayong mababasa sa banal na kasulatan tungkol sa secret rapture na mangyayari in the future. Ano po? Wala po. Kahit yung salitang Grego ng secret rapture, yung mistake, arpage, wala rin po tayong mababasa. Kaya nga, ang secret rapture ay unbiblical. Hindi siya biblical. Kami pong mga Seventh-day Adventist, naniniwala kami na may rapture. Pero hindi secret rapture. Magkaiba kasi yun, mga kapatid. Yung rapture, tumutukoy po yan sa pagdagit. O snatch. Pero walang secret rapture na mababasa sa banal na kasulatan. Ang totoo niya, mga kapatid, sa teolohiya ng mga Baptist at ng iba pang grupo ng pananampalataya, hindi nila alam kung saan malalagay o mangyayari talaga yung secret rapture na mali nilang pinaniniwalaan. Mayroong mga nagsasabi na pwede yung maganap doon sa tinatawag na post-millennial.
Sabi naman ng iba, oh, pwedeng maganap yan doon sa tinatawag na o tineterminohan nilang amillennial. At yung isa naman, oh, sabi nila, ah, baka mangyari naman yan dito sa premillennial. Kaya itong tatlong mukha na ito ng mga millennial na kanilang binuo sa kanila pong pananampalataya sa Baptist, lahat po ito kuro-kuro lamang. Oh, ito'y isang kwento, katuruan na gawa-gawa lamang. Wala ho itong basihan sa banal na kasulatan. Ano po? Oh, ngayon, isang bagay pa ang gusto kong maunawaan ho ninyo. Yung tinutukoy nating post-millennial, amillennial, premillennial, lahat po yan tumuturo sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil ang pinag-uusapan, secret rapture, wala ho silang mapaglagyan kung alin dito ang pinaka-eksakto kung kailan magaganap ang secret rapture. Ano? Yan. Kaya, unang challenge natin mula sa negative side, sa kanya pong unang presentation, bumasa siya ng talata sa Biblia, sa kasulatang Grego na merong Musteke Arpagi. Oh, yan ang una nating challenge. Ano ba yung Musteke Arpagi? Secret rapture. Kasi bumasa na ako ng tatlo. Parusia, Epipaneia, Apokalipsis. Kaya ang first assignment natin, babasa naman ang kabilang panig ng secret rapture sa talata ng Biblia. Ano? Yan. At then mga kapatid, gusto ko rin pong maunawaan po natin na ito pong aming pinag-uusapan. Ano ho? Hindi na sikreto kapag kanya nang naihayag. Hindi ba? Kapag naihayag na, hindi na sikreto. Ang dami nang naghayag nito mga kapatid eh. Baptist pa ako nung araw, ipinapangaral ko na itong secret rapture. Eh bakit ko iniwan ang pananampalatayang ito? Yung pananampalatayang ito ng secret rapture. Isa lang ho dahilan. Unbiblical. Oh? Hindi siya turong mula sa Biblia. Ayan, oh? Kaya yan pong paniniwala hong yan. Dapat ho, talikdan na po yan. Iwanan na po yan ng mga naniniwala dito. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos, buhat sa aklat ng unang Timoteo, sa kapitulo 6, talatang 3 hanggang 4, ang babasahin ko na po yung saling ang salita ng Diyos. Ganito pang ating mababasa. Kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi kaayon sa tamang turo ng ating Panginoong Jesucristo at mga turo sa pagsunod sa Diyos, ang taong ito'y sabi sa talatang ito, walang nalalaman. Hindi ho pa may personal po yan, binabasa ko lamang po. Ano ho? Oh. Kaya dito mga kapatid, ang tunay na sa Diyos, ang tunay na mga ngaral na sa Diyos, hindi nagtuturo na mayroong secret rapture. Okay? Yan po ang turo na mula sa Diyos. Eh ngayon, sabi rito yung nagtuturo ng salungat eh. Pangalawang challenge, kasi nga hindi pwede na ang turo sa lungat. Ayan, sa turo ng ating Panginoon. Pangalawang challenge, anong talata, saan sa Biblia natin mababasa na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay darating ng lihim? Ayan, oh? At tinaasahan natin gagamitin yung sa Mateo, ano, na siya'y darating na parang magnanakaw, yan, na siya'y darating na hindi nalalaman, yan, kasi ginagamit namin ito ng araw para sa secret rapture eh. Oh, ngayon, may turo ba ang ating Panginoong Jesucristo na kapag siya ay dumating na o na siya ay naririyan at paparating na, sikreto ba yung kanyang paghahayag? Yan ang ating challenge. Oh, yan. Saan sa talata ng Biblia yon? Oh, na yung kanyang paghahayag, yung kanyang pagdating, magaganap
ng sikreto. Kasi kapag sinabing sikreto, ayon sa turo namin nung araw, sa Baptist, halimbawa mayroong dalawang nakaupo sa bangko. Yung isa biglang mawawala yun. Maiiwan yung isa. Kasi nga, secret rapture eh. Ayan. Meron namang meron namang nasa loob ng sasakyan, kung yung driver ay sa Diyos, biglang mawawala yun sa panahon ng pagdating ng secret rapture. Kaya yung sinasakyan, kung saan babangga yan. O ganun din yung piloto. Yung mga yung nagmamaniobra ng barko. Kapag ang piloto at yung nagmamaniobra dyan, Kristiyano, dumating na anya yung secret rapture, biglang mawawala ang mga ito. Magkakaroon ng malaking kaguluhan sa buong mundo. O, yan ho ang turo dyan. Tanong, saan sa banal na kasulatan na kapag dumating na ang secret rapture, magkakaroon ng isang lubhang napakalaking kaguluhan? Saan yun? Pangatlo ng challenge po natin po yan. Bakit natin sina-challenge? Buo ang ating paninindigan batay sa banal na kasulatan na wala talagang secret rapture. Ito ay inimbento lamang ng mga maling tagapagturo ng banal na kasulatan. Inimbento lamang ito ng mga bula ang tagapagturo na pinagbabasihan sa Biblia. Time na. Okay, maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang unang pagsustand ng ating affirmative, Fernando Camacho ng SDA. At dako tayo sa ating 7 minutes na first cross ng ating negative. At Bro Alexander Santos o Pastor, your time start now, Bro. Okay, binanggit mo yung Matthew 24:40. It says here, then shall two be in the field, the one shall taken and the other one left. Kailan mangyayari ito? Pag dumating na po ang ating Panginoon Jesucristo, yung isa kumakatawan yon sa masama, yung isa kumakatawan sa mga lingkod ng Diyos. Yung mga masama, iiwan yon. Yung mga mabubuti, dadalhin nyo sa Panginoon, sasalubong yun sa Alapaap, 1 Tesalonica 4. Kaya iyan, hindi ho sikreto. Yung pag-akyat nila, makikita yan. Alam mo ba kung kailan siya dadating? Sa ikalawa niyang pagbabalik. Object. Okay, anong objection natin, negative? Ang tanong ko ay alam ba niya kung kailan dadating? May hinihingi akong date. Okay, so any counter objection dun, bro, sa in-object niya? Yes, kasi sumasagot ako ay hinabol niya. At iba naman ang tanong niya ngayon. Mm-mm. Yung una, walang date po yun eh. Ngayon may date na. I object. Okay na. Mag-ano muna tayo, magde-decide muna tayo. Doon muna tayo sa unang tanong mo, Bro Alexander, na na-object mo doon sa kailan darating si Jesus. Tama ba yung tanong mo? Ngayon, si Alexander ay nagtatanong ng time frame, Bro Fernando Camacho. So, i-observe namin, bro, na sasagot ka doon sa time, kung anong time na yon. Yes. Pero bibigyan kita ng 20 seconds sa pagsagot, yes, bro, dito. At I think napaka-clear naman na yung tanong, no? Hindi na pwedeng, hindi na natin ulitin. So, mag-object ka na lang, bro, Alexander, ha, sa, yes, susunod. So, bro, Camacho, 20 seconds, bro, kailan daw? Yes. Pasok, bro. Apo, ang sagot natin sa second coming. Kasi bakit natin sinasagot ang second coming? Meron marami kasing naniniwala na darating ang Panginoon sa third coming, sa fourth coming. Kaya kung ang tanong kailan, ang sagot ng Adventist sa ikalawa niyang pagbabalik. Walang fourth coming, walang fifth coming, sa ikalawa niyang pagbabalik. Next diyan question. Po mangyayari. Next question. Humihingi ako ng date kung kailan. Kasi kung alam natin ang second coming, hindi ito secret. So humihingi ako ng date, alam mo ba ang date kung kailan siya dadating? Ayan. Tungkol po sa date, hindi ko alam kung kailan. Pero pag sinabing secret rapture,
Ang tinutukoy dyan, hindi po yung pagbabalik ng ating Panginoon, kundi kung papaano lihim na i-snatch yung bayan ng Diyos. Doon tumutukoy ang secret rapture, hindi sa second coming. Okay. Next question. Ayan. Okay, yung secret rapture. Okay, yung sinabi mo bang secret rapture, hindi ba secret yon? Yes or no? Kayo po ang yes or no? Yes, sa inyong turo. Kasi kayo ang may turo ng secret rapture. Pero sa Biblia, wala hong secret rapture. Kaya iba ho yung second coming, iba ang secret rapture. Yung pagdating ni Kristo, yung petsa, wala hong nakakaalam noon. Okay. Yung secret rapture, wala rin makakaalam. Next question. Ayon sa inyong turo, walang nakakaalam. Next question. Okay, binanggit mo yung Thessalonian. Sinabi mo yung 4:16, sinabi doon, will be caught up in the air in the clouds. Hindi ba yan rapture sa'yo? Yes or no? Rapture po yan. Pero hindi secret rapture. Baka nalilito po kayo. Yung secret rapture, wala hong talata sa Biblia. Katulad ng aking presentation, rapture meron, pagdagit. Pero yung secret, wala hong secret rapture. Yang nasa Thessalonica, hayag okay. po yan Next na question. Makikita ng lahat. Dahil hindi ito secret, kailan to mangyayari? Bigyan mo ako ng date. Hindi ko alam kung kailan ang date, petsa, kung kailan yan mangyayari, yung second coming. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin, hindi naman talaga second coming, kundi yung rapture, yung secret rapture. Yung rapture, hayag yun. Yung secret rapture na turo ng Baptist, wala sa Next Biblia question. Noon. Kahit okay. manibalik ka question. Natin, Tisalon. Pag alam mo ba ang bagay, kung kailan mangyayari, sikreto ba yon? Yes or no? Hindi na, pag alam mo isang bagay. Pero pinag-aaralan natin yung term, yung teaching na secret rapture. Okay? Yung pagdating ni Kristo, second coming, iba yun sa secret rapture. Ah, next question ha? Wait, ah, sige. Time stop mo na bro ha? Kasi merong nagpapatugtog sa ating audience. Pause ko muna bro ha. Teka, saan na ba yan? Maninipa muna tayo. Ayan. Okay, pasensya sa disturbo ha. Bro Alexander, next question bro. 2 minutes and 52 seconds bro. Nakamute ka bro, nakamute ka. Okay, agree ako na walang secret rapture na salita. Pero ang tanong ko sa iyo, binanggit mo rin na ang rapture ay nasa Bible. Ngayon ang tanong ko sa iyo, yung rapture na 'yon, kailan ang date na mangyayari 'yon? Wala pong nakakaalam kung kailan mangyayari yung second coming na kung saan maisasagawa ang rapture. Pero ako na may natutuwa sapagkat ayon sa inyo, wala talagang secret rapture tayong mababasa sa Biblia. Ayun ang napakaganda rito. Ano? Tungkol sa petsa, wala yun. Pero yung secret rapture, wala. Okay, walang mababasang secret sa understanding. Ngayon, nagiging secret ito dahil hindi mo masagot kung kailan. Ulitin ko yung tanong. Walang nababasang secret, pero ito ay secret dahil hindi mo masagot kung kailan. Kailan ang secret rapture? Wala po. Wala kasing secret rapture eh. Kaya wala kang petsang pwedeng kasi wala namang secret rapture. Ang meron, rapture. Yung nasa Thessalonica. Audible po yan eh. Okay, kaya hindi sikreto eh. Ano katunayang audible? Mayroong sigaw eh. 'Di ba? May tinig ng katangil, next may pakakatang ng Diyos eh. Ang okay, next question. Yung sinasabi mong rapture na 'yon, Mr. Moderator, I need a date. Bigyan mo ako ng date yung sinasabi mong rapture para hindi maging secret. Sagot? Sasagot na ako. Yes. Okay.
wala ngang date kung kailan magaganap yung rapture na mangyayari sa second coming. Walang date yun, walang nakakaalam nun. Kasi iba ho yung usapin pagdating sa secret rapture. Pag sinabing secret rapture, yung isa bigla lang mawawala nang hindi nalalaman ng iba kung saan nangyari. Etong nasa Tesalonica, yung mga matuwi dadalhin sa langit, makikita yun ng mga makasalanan. Okay, yung sa'yo, yung rapture, hindi secret, pero yung rapture, hindi mo alam kung kailan mangyayari. Yes or no? No! Kasi nga, itong rapture na binabanggit sa Tesalonica, makikita ito maging nang hindi maliligtas. Makikita sila, umaakyat sila papalangit eh. Yung secret rapture, bigla ka mawawala, hindi nga nila alam kung saan ka napunta eh. Kaya yun ang pinagkaiba nito. Wala kasing turo ng secret Next rapture question. Sa Biblia. Kailan yung rapture? Sagot uli. Wala time, akong time, nakakalam time. Yung petsa. Okay, so dyan natatapos ang ating unang pagtatanong ng negative. Siyempre gusto ko munang batiin ulit yung ating mga manonood dyan. Shout out sa inyo lahat dyan. At siguro magbabasa ako ng mga iilang comment, no? Good evening daw bro Russia, sabi ni Alda Cob Amran. Good evening din bro. At si Aladdin Gregorio, lagi-lagi ang dalawa na yan. Si Dawood Islam, magandang gabi. Shout out, ayan bro, shout out sa'yo. Si Dennis Salagia, sabi niya magandang gabi bro. Shout out from Cagayan de Oro. Ayan, mayong gabi idra mga taga Cagayan. At shout out din kay Eme Alfonso. Kay Prince Jumong, sabi niya, kwentong barbero yung secret rapture. Unbiblical talaga yan. Shout out din kay Leonardo Taoing. Is secret rapture, imbento lang yan na mga pastor na kulang ang unawa sa Biblia. At sabi ni Aladdin, wala kasi yung pera sa blood. Libre kasi ito. Sa sabat may pera, kaya umalis daw siya. At shout out din kay Junel Bangad. Sabi niya, walang exact date. Pero may sinyales po base sa Biblia. Sabi ni Elder Ortiz, paulit-ulit na lang, wala na bang ibang tanong? At shout out din kay Rinaldo Miano, magandang gabi po, watching from Quezon City. Ayan. At sabi ni Tantan Gonzales Lanipa, wala nang ibang tanong. At sabi ni... Okay. Elder Ortiz, wala nga eh, bakit ipipilit mo, Pastor? Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga bro. Dako tayo sa ating negative naman. Brother Alexander or Pastor Alexander Santos ng Baptist, your time start now bro. Okay, unang-una, may rapture daw, pero walang word na secret. Pero pag itinanong mo sa kanya kung kailan, hindi niya alam. So, kayo na mag-intindi dyan, para sa akin, pag hindi mo alam ang isang bagay, iyon ay sikreto. Kasi ang wordings niya, masyado siyang magaling sa walang secret, pero itanong mo kung kailan, hindi niya alam. So para sa akin, secret yon. So sa inyong mga may common sense dyan, kayo na mag-isip kung mayroong secret rapture. Ito ang hindi nila itinuturo. Sa Genesis 3:15, kinausap ng Diyos si Abraham para sa Hudyo to. And I will put enmity between thee and the woman and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head and thou shalt bruise his heel. Ito yung covenant ng Diyos kay Abraham. Sa Genesis 17:6-9, and I will make thee exceeding fruitful and I will make nation of thee in their generation for everlasting covenant. Who is God talking with? The Jews. Sa Hudyo. Tandaan nyo ha? Maganda to. Pagdating sa Moses law, tinawag niya si Moses sa Deuteronomy 18:18, I will raise up a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Pertaining to kay Jesus Christ. Tandaan niyo ha, paganda ng paganda to. Sana makita niyo yung point ko ha. Nakikipag-deal ang Diyos sa Israel. Okay? Pagdating dito sa Psalm, sino to? Si David. Anong sabi kay David? Salvation belongeth unto the Lord. Salvation ay galing sa Diyos. Okay? Hindi galing sa tao. Thy blessing is upon thy people. Selah. That's the Jews. Tandaan nyo ha? Jews ang sinasabi ko dito. Wala dito yung Christians ha? Okay. Isaiah 7:14.
Therefore, the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. Ito si Jesus Christ. May nakita ba kayong Christians? Wala. Puro Hudyo, di ba? And then in Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Ito na si Jesus. For he shall save his people from their sins. Sino ang sasave niya? His people from their sins. Sa Matthew 1:23, behold, a virgin shall be with the child and shall bring forth a son, and his call is Emmanuel, which is interpreted, God with us. So God with us. Sino yun? Sa world na yon, di ba? God with us. But sino ang pinuntahan niya? Ang Hudyo. Ito, Luke 1:77, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Remission of their sin is the blood animal sacrifice during the Old Testament. May nakikita ba tayong Kristiyano dito? Wala pa, di ba? Ito, sana makita niyo to. Matthew 15:24. But he answered, here comes Jesus came down. But he answered, I am not sent but to unto the lost sheep of the house of Israel. Pumunta ba siya dito para sa Christians? The lost sheep of the house of Israel sa 12 tribes. Sa Matthew 10:6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Puro Israel, napansin niyo? So Matthew 10:5, these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of Gentiles, and into city of Samaritans enter ye not. Napansin niyo, puro Hudyo? Nakikita niyo ba? Walang Christians, di ba? So ngayon, ito ang nangyari. Anong ginawa ng Hudyo? Ang ginawa ng Hudyo ay nireject si Jesus Christ 3 times. First is from John the Baptist, the father. Second is Jesus, the Messiah, hindi ba? Nagpapakilala siya. The kingdom of heaven is at hand. Nireject siya, di ba? And then on the third one, nireject ni Stephen, di ba? Sa Acts 7, di ba? Pinapakilala ni Stephen. Tapos ano nangyari? Ano nangyari dun sa, nung pinapakilala ni Stephen, hindi ba? Si Jesus ay nakatayo. Nakatayo siya doon sa harap ng, nakatayo sa right hand ng God. Bakit siya nakatayo? Kasi that time, pwede pang iligtas ngayon, pwede pa sanang iligtas ang Hudyo at maghari siya, pero hindi, nireject niya 3 times. So ano nangyari ngayon? Nakikita niyo ba yung point na ginagawa ko dito? Pagdating dito sa pagtuturo, kailangan you have to know how to divide the word of truth. Rightly dividing the word of truth. Sinabi ni Apostle to. Study to show that, Apostle Paul, sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kung paghahalu-haluin mo tong mga to, so Jews versus Christians, eh magkakagulo-gulo yung aral mo, magiging SDA ka, magiging JIL ka, magiging Katoliko ka. Ganyan ang mangyayari sa inyo. So, nasaan ngayon ang rapture? Wala, di ba? Walang rapture. Nung after the resurrection, nung namatay at inalay niya yung dugo niya, here comes Apostle Paul. Ano ang preaching ni Apostle Paul? The doctrines of salvation, remember? The doctrines of salvation sa 1 Corinthians 15:1 through 4. What Jesus did. Si Apostle Peter, who Jesus was. At saka, tanungin natin ngayon, nasaan ang mga Hudyo ngayon? Nasaan ang mga Hudyo ngayon? Marami nagsasabi na sila na ang bagong Kristiyano. Nasaan sila ngayon? Yan ang tanong, di ba? Hindi nila itinuturo sa inyo to. Nasaan sila? Romans 11:25, ito ang sabi ni Jesus kay Apostle Paul. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of the mystery. Remember? The mystery is revealed to Apostle Paul. Lest you should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of Gentiles be come in. Mag-meditate kayo dito. Ano ang sabi ng God? Blindness in part is happened to Israel right now. Christian time. Until the fullness of Gentiles be come in. Now, kailan ang fullness ng Gentiles? Kailan? May nakakaalam ba? May rapture daw, di ba? Hindi daw secret, pero ang tanong kailan? Alam ba natin kung kailan? When is the fullness of the Gentiles?
Walang makasagot, di ba? Because it's a secret rapture. Although makikita mo dito, di ba? So ano ngayon, ang makikita mo na may rapture pero hindi mo alam kung kailan. So that is just the gist of the of this conversation. Ano ang tawag sa mga Hudyo, chosen people, di ba? Ano ang tawag ni Apostle Paul sa atin sa blood believer sa oras na ligtas na? Sa Ephesians 1. The Paul Apostle Paul call us the saint. Sa Colossians 2. Sa Colossians 1:1 tinawag tayo na santo. Okay? Sa Thessalonians 4:3-17 nandiyan yung rapture na walang nakakaalam kung kailan. Harpazo ang word. Nakita nyo ba yung line ng Bible? Nakita nyo sana yung line, di ba? Tapos dadating siya sa 1 Thessalonians 5:2, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Dadating daw siya na parang magnanakaw. So kailan yun? Alam nyo ba? Alam natin dadating, di ba? Kailan yun? Walang nakakaalam. So that is a secret rapture. So papansin niyo, papasok dito yung Ephesians by grace, di ba? Tapos papasok ngayon ng Hebrew. Magtuturo na si Apostle Paul sa mga Hudyo. Nagtuturo siya ngayon sa mga Hudyo. Kaya ang doctrines na kala Old Testament, New Testament, after the rapture, which we don't know, here comes Hebrew, the book of Apostle Paul. Here comes James para sa Hudyo. Ngayon, here comes 1 Peter, 2 Peter. Here comes 1 John, 2 John, 3 John. Here comes Judah. Here comes the revelation. What is the revelation one? The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, which is Apostle John, to show his servants things which must surely come to pass, and sent and signified it by his angel unto his servant John. So nakita nyo ba yung line ng Bible? Old Testament is done. New Testament, Jesus came and then he was rejected. Here comes Apostle Paul with until the fullness of the Gentile. Pagtapos na yung Gentiles, then papasok ulit ang Hebrew, papasok ang James, papasok ang Peter, papasok ang 1st, 2nd, and 3rd John, papasok ang Judah, ang mga doctrines para sa mga Hudyo and a little bit of Christian, and then Revelation. At meron tayong judgment seat of Christ. Alam nyo ba na meron tayong judgment seat of Christ? Kung hindi nyo alam yan, nalilito kayo itong mga nagtuturo na to. Alam nyo din ba na may Great White Throne Judgment? Magkaiba yon. So again, pinatunayan ko dito na mayroong secret rapture. Walang word na secret rapture, pero walang nakakaalam kung kailan ang rapture. Kung malalaman nyo to, then there is no secret rapture. I'm ready for the questions. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating negative, Pastor Alexander Santos ng Baptist. At dako tayo sa pagtatanong. Bibigyan ko ng 7 minutes si Brother Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist. Your time start now, bro. Okay, thank you, Mr. Moderator. Kaya ang una ko pong tanong ay, ano po para sa inyo ang kahulugan ng secret rapture? Ang kahulugan sa akin ito ay bagay na hindi mo alam kung kailan. Meron alam kang mangyayari pero hindi mo alam. So mga bagay na hindi mo alam, para sa akin yun ay sikreto. Example, pag binigyan ka ng regalo, hindi mo pa alam kung ano yung laman noon until you open it. So it's no longer secret. Next question. Okay. Tanggap mo ba na ang ibig sabihin ng secret rapture ay lihim na pagdagit? Yes, lihim na pagdagit. Kaya nga sinabi niya, on the day of the Lord, one will go up, one will stay, and then we'll meet the Lord in the air in the clouds, and we that are alive will be caught up also. So yun ang pagdagit, yun ang rapture na iniintay ng Christians. Next question. Okay. Doon po sa Thessalonica chapter 4, First Thessalonica chapter 4 na sinisitas po ninyo, sabi rito, mayroon ditong sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos na ito ay para sa rapture. Yun bang binabanggit dito, sikreto o hayag? Sikreto yan kasi hindi mo alam kung kailan. Diba? Pag nangyari yan, kung masasabi mo yung date,
Masasabi ko sa iyo, hindi sikreto yan. Kaya nga mahiwaga ang Diyos para hindi masabi na magwalang yana tayo ngayon kasi on this day, dadating siya. Kaya ang mahiwaga ang Diyos dyan. Pag naalaman mo, then it's no longer a secret. Next question. Okay. So para sa inyo, yung secret rapture at ang second coming, magkapareho, magkaiba? Magkaiba yan. Ang second coming, you'll see the Lord himself. Ang rapture, you'll meet the Lord in the air, in the cloud. Kaya nga pinaliwanag ko, merong Christians, merong Jews, magkaiba yan. Merong secret rapture, merong dadating siya na hayag. And that one itself is secret. We don't know when. Next question. Okay. Yung rapture ay pagpanaog ng mga tao doon sa cloud. Sikreto ba yon, yung pagpanaog nila na yon sa cloud? Wala bang makakakita noon o meron ding makakatunghay noon? Hindi pagpanaog, ano, pag-akyat, pagkuha nga eh, no? Pag-caught up in the air, in the clouds, that is a secret rapture. So, yung pagtingin doon, wala naman ako nabasa sa Biblia, basta ang alam ko lang, I will meet the Lord in the air, in the cloud, whether I am asleep or awake. Next question. Okay. So, sa talatang ito, may binabanggit na may mga maiiwan. Yung mga banal, sasalubong sa Panginoon, pagkatapos may maiiwan. Yung bang maiiwan na yun ay hindi nila nakikita yung pag-akyat ng mga banal doon sa hindi nila, hindi nila makikita yun sa pagkakaalam ko. Alam mo kung bakit? Dahil sila ang mga makakarao sa tribulation time. Pag nakaligtas sila, mababasa mo yan sa Revelation 7:14, the tribulation people who got out of that time, who have faith. Next question. And the commandments of Jesus Christ. Next question. Okay. Hindi nila ito makikita para sa inyo. Sino po yung sumisigaw na grupo ng mga tao, itago ninyo kami sa mukha nitong kordero. Tabunan kami ng mga bundok, ng mga bato. Sino po yun? Yun ba yung mga naiwan doon sa pag-agaw? Yes, sila yon. Kaya nga, yun yung mga kaluktong sa prayer diyan, sasabihin nila na sana sinabi ng Diyos yung on those day iso-shorten niya kasi wala talagang flesh na makakatiis. Until they call upon the name of the Lord, Jesus is the Messiah, then that is the end of tribulation and that will be the second coming. Next question. Okay. Kung nakikita nila yung pagdating ng Panginoon, itong mga nagsasabing, tabunan ninyo kami, mga bundok, o sa mukha ni yaong kordero. Kung nakikita nila yon, sekreto ba yun? Hindi actually nakikita yon. Hindi sikreto at hindi hayag, hindi yung compose ng tanong mo, hindi nila nakikita yon. They're praying that their life would be shortened. That is the essence of that verse. Hindi yung nakikita. They're praying to shorten their lives. Next question. Okay. May talata sa Biblia na nagsasabi, makikita siya ng lahat ng mga mata sa kanyang pagdating. Tinatanggap niyo ba yung talata? Tinatanggap ko yun. Iyon ang second coming na dadating siya na may sword, yung dila niya ay yung hangin niya ay sword. Yun yung second coming. Pero yung meet on the air, on the clouds, that's another event. That is for Christians. You're talking about the second coming to fight the battle of Armageddon. Magkaiba yon. Next question. Okay. Tungkol dito, sasalubong sa alapa-apa, no? Sabi ng Revelation 1:7, narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap. Makikita siya ng bawat mata. Sikreto ba ito o... Double application yan. Sikreto dahil hindi mo alam kung sino yung naiwan. Hindi alam eh. Pero yung makikita ng mga mata, yun yung mga saved Christians. Kasi kung alam yon, kung alam nung nasa baba, kita siya. Merong rapture secret in the airs, in the clouds. You cannot see the cloud kung nasa lupa ka. Next question. Common sense lang yan. Next question. Okay. Sabi ninyo, makikita nila, makikita ng bawat mata at maging yung pag-akyat ng mga banal. Ano?
So habang nakikita ba nila yung pag-akyat ng mga banal, tapos hindi pa tumatabing ang ulap, sikreto ba yun o hayag na habang nakikita nila? Double, kagaya yung sinabi ko sa'yo, hindi sikreto yung dadating siya ng second coming, pero sikreto yung rapture. Pag kasi binasa mo yung context, masyadong mahiwaga ang Diyos. Mawawala na yung yung hard pass o time, yung caught up, pag sinabi mong ganyan. So, you have to study more time, para makuha mo yung context. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate. At by the way, sa mga bagong pasok dyan, meron na tayong 30 plus live viewers ngayon at gabing-gabi, pero napakainit, napakaganda yung ating talakayan dito sa Bahay Talakayan. Kasama natin ang Russia TV. At ang topic nila ngayon, ulitin ko lang, patutunayan ko na ang secret rapture ay hindi biblical. Ang ating affirmative dito, si MJ Fernando Baisa Camacho Jr. ng Seventh Day Adventist. At negative naman si Pastor Alexander Santos ng Baptist. Ayan. At basa tayo ng ilang comment. Sabi ni Eller Ortez, naku po, same lang, Pastor. At sabi ni Jumong Prince, kaya daw secret kasi hindi mo alam. Hehehe. Kaya wala sa Biblia yan kasi nga secret talaga. Shoutout naman kay Assam Nazareth, second coming ang unang Thessalonians 4. At sabi dito ni Sam Nazareth, Revelation 1:7, all eyes shall see him. Saan ang secret rapture dyan? At sabi naman ni Aladdin Gregorio, merong Hudyo si Camacho. Okay. At sabi ni Leonardo Taoing, ha ha ha, may rapture ba na maingay nakikita? Okay. At sabi ni Dennis Salgia, contextual kasi ang aral ng Baptist, di tulad sa iyo, shop shop boy. Okay. At sabi ni Salaja, anong relihiyon mo? Bahay Talakayan. Ayan. Catholic po ako, yung ating moderator ngayon. Ayan. Si Tantan Gonzales Lanipa, dinala na naman sa Jew secret rapture. Patunayan mo, Pastor, na ito ay biblical. Sayang Diyos kasi kausap, hindi mga Pilipino. Kung Pilipino yon, para sa Pilipino siguro. Ayan. So tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Rebuttal stage ito. Siyempre, another 10 minutes ito. Brother Fernando Camacho ng Seventh Day Adventist sa topic na hindi biblical, ang secret rapture. Your time start now, bro. Nakamute ka, bro. Okay. So, start na po ako. Okay, maraming salamat po. At napansin ko na sa presentation po ng negative side ay yung ating iniwang tatlong assignments ay hindi po sinagot. Meaning, ay hindi po naibuwal yung mga poste na atin pong itinindig. At ang maganda pa rito ay sinabi po mismo verbatim ng atin pong negative side na wala talagang mababasang secret rapture sa Biblia. Mismo siya po ang nagsabi. At nakikita ko at napapansin ko sa kanyang paraan ng pagpapaliwanag at pagsagot na ang sikreto yung pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko magkaiba yung secret rapture, magkaiba rin yung second coming. Kung ang ipipilit dito yung pagiging sikreto ng pagdating ng ating Panginoon, dapat pinalitan paksa. Dapat, 'di ba, ang magiging paksa hindi na yung secret rapture, kundi secret date of second coming. 'Di ba ganon? Yan, no? Kasi kami naniniwala kami na ang pagdating ng ating Panginoon hindi tiyak ang petsa. Pero iba 'yon. Kasi ang pinag-uusapan sa secret rapture, yung pag-alis ng mga banal sa lupang ito. Biglang mawawala yung isa. Kaya nga doon sa illustration na ginamit ko, halimbawa ikaw yung driver, Christian ka, biglang nagkaroon ng secret rapture. Bigla ka lang mawawala. Hindi nila alam kung saan ka napunta. Kaya isinasakyan nila kung saan yan mababangga. Ang tawag dyan, mga kwentong kutsero lang yan, mga kapatid. Walang base yan sa Biblia.
Tingnan nyo ninyo yung sinisitas na talata, babasahin ko. I-contextual natin. Sabi rito, unang Tesalonica 4:15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw. Ibig sabihin, pag nangyayari na pala yung pagbaba ng ating Panginoon, di pala sikreto na. Oh, may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo unang mga bubuhay na maguli. So hindi na to sikreto. Ano, kapag nandudo na sa event na yon, di na sikreto, maingay to eh. O tuloy. Oh, ngayon yung pag-alis ba ng mga banal dito eh, sikreto pa? Ah, tuloy natin. Kung magkagayon, continuation, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Sekreto ba? Hindi. Oh, hayag po yun eh. Maging yung pag-akyat nila sa langit, hindi sekreto eh. Hindi sinabi nung talata, kung magkagayong tayong nangabubuhay o na nangatitira ay aagawing sikreto. Walang ganon. Hindi nga ito sikreto eh, kasi may ingay. Ano ho? O, makita nga natin eh. O, di ba? Very visible and audible yung pagdating ng ating Panginoon. At na nakita ko rin doon sa ating pagtatanong, meron silang double standard. Ano? Kasi yung doon sa Revelation 1:7, oh, katugmang katugma mga kapatid na sinasabi, oh, yung Panginoon, maigit babasahin ko ha, 1:7. Yan. Narito siya'y pumaparitong nasa mga alapaap. Oh, pumaparitong nasa alapaap. Oh, o nasa sa mga alapaap ongoing. Oh, nangyayari. O dumating na 'yung pagkakataong nagaganap na. Siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaat. Makikita siya ng bawat mata. Kaya nga, yung pagdating ng ating Panginoon, pag nandyan na, makikita lahat yung pati yung pag-akyat ng mga ano, ha? Nung mga banal, makikita rin yun ng mga unbeliever eh. Oh, kaya tama lang sabihin ng Mateo, yung isa talaga iiwan, yung isa kukunin. Oh, meron pang ang dalawang nagigiling dyan eh. Yung isa iiwan din, yung isa kukunin eh. Sumisimbolo yon na talagang yung mga sumisimbolo yon sa pagitan ng masama at ng mabuti na yung isa dadalhin sa langit o sasalubong sa alapaap, yung isa maiiwan sa lupang ito. Ah, kaya yun hong pag-akyat, hindi ho sikreto yun eh. Ah, kaya nga tama lang narinig natin eh. Wala talagang mababasang secret rapture sa Biblia. Ano ho? Walang mababasa. Ngayon, puntahan natin yung unang Tesalonica. Ayan, oh, na ginamit po ng ating negative sign. So, tignan nyo. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng Panginoon, pagdating ng kaarawan ng Panginoon, gaya nagmagnanakaw sa gabi. Ano ho pinag-uusapan sa talatang ito? Yun bang second ka ayun bang secret rapture o yung second coming? Yung second coming ang pinag-uusapan, hindi secret rapture. Ano? Okay, magkaiba ang secret rapture. Pag sinabing secret rapture, ulitin natin. Lihim na pagdagit. Pag sinabing lihim na pagdagit, oh, yan po ay ongoing na hindi malalaman ng kahit sino kung saan na napunta ang kanyang kasama. Yan po ang lihim na pagdagit. Iba yan sa second coming. Sapagkat ang second coming, pag nareriyan na, makikita yan ng lahat ng mga mata. Ah, ngayon, sakyan na natin yung talaga namang walang petsa eh. Tayong maisasabi kung kailan darating ang Panginoon. Ano? Pero hindi ito secret rapture ha. Tungkol to sa second coming ang binabanggit ko. Yan. Pero bagamat walang petsa, malalaan din natin kung kailan siya darating sa pamamagitan ng ano, ng mga tanda na ipinagkaloob ng Diyos na kapag nakita na ang mga tandang ito anya,
nasa pintuan na nga. Ah, kaya meron din eh. Wala nga petsa, pero malalaan natin. At pagdating ng second coming na yon, siya namang igagawad yung rapere, yung rapture, yung pagdagit na makikita rin po yan ng mga tao. Kaya wala hong secret rapture talaga sa banal na kasulatan. Ano? Yan. At ang gustong-gusto kong na mapakinggan, walang mababasang secret rapture sa Biblia. Oh, turo ba ng ating Panginoon na may secret rapture? Wala. Walang tinuturo Panginoon eh. Kaya nga hindi tayo nasagot sa ang talata eh, na itinuro ng Panginoon na mayroong secret rapture. Oh, kaya sabi ng unang Timoteo eh, 6:3-4, kung may nagtuturo man ng salungat dito at hindi naaayon sa tamang turo ng ating Panginoong Kristo at sa mga turo tungkol sa pagsunod sa Diyos. Oh? Ayan. Wala silang nalalaman, sabi nung talata. Ano? Bakit? Sapagkat yung katotohanan eh, yung ikapagdadala ng tunay na aral ng Diyos, hindi kasi ipinagkatiwala yan sa hindi niya bayan eh. Ipinagkatiwala niyan sa kanyang iglesia. Ano? 13:11 ng Mateo. Yan, no? Ipinagkatiwala. Kaya sa gabi hong ito, hindi pa rin nagigiba ang ating ipinundar na katotohanan na walang secret rapture sa banal na kasulatan. Katulad ng aking nabanggit, ang mga scholar ng Baptist, sila man hindi rin nila alam kung kailan po yan mangyayari, kung yan ba ay postmillennial, amillennial, premillennial. Mag-aalatsamba sila, mga kapatid. Oh, bakit sila mag-aalatsamba? Eh, kinatok ba naman nila dun sa mga kuro-kuro lang na gawa-gawa ng mga tao na wala talagang sapat na basihan sa banal na kasulatan. Kaya hangad ko po sa gabing ito, samantalang nakikita po ninyo ang katotohanan, umalis na rin kayo sa pagbabaptist, oh, at sumama kayo doon sa tunay na nagtuturo ng turo ng ating Panginoong Kristo na walang itinuturong secret rapture sa Biblia. Ano? Wala ho. Kahit balik-balik tanin ho natin eh. Unbiblical po talaga eh. Yun pong secret rapture. Oh, kaya doon sa sinasabing rightly divided na dapat gamitin sa salita ng Diyos, tama yun eh. O tama yun, wala akong tutol doon eh. Pero ang tanong, ano, talaga bang nai-apply ito ng Baptist? Time. Oh, maraming salamat po. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. At bago natin ituloy mga kapatid, magre-reset muna ako ng browser saglit ha. So babalik ako agad-agad, magre-reset na ako. Okay, so muli kami nagbabalik, no? At dito na nga ang ating tanungan mga kapatid. Second cross ito ng ating negative at another 7 minutes. Dito pwede nang itanong kahit nilatag man o hindi inilatag. Bro Alexander Santos ng Baptist, your time start now, bro. Okay, kailangan ko ng date.
Kailan ang rapture? Wala po ako malalatag sa inyo na date kung kailan po ang rapture. Ano? Pero kapag naganap na ang second coming, ang kasunod po niyan, yung pagdagit. At yung pagdagit na yan, hindi na yan magiging sekreto. Kasi yung pong teaching ng secret rapture, yan po ay sa panahon na ng pag-agaw. Ano? Next question. Hindi po yung petsa okay. Pinag-usapan dyan. Kailangan ko yung date, kailan yung pagdagit? Sagot uli, wala ho tayong maibibigay na petsa kung kailan ang pagdagit. Sapagkat ang Baptist theology, ang theology ng Baptist dyan, hindi ang date ang pinag-uusapan. Kundi kung papaanong ang mga banal ay biglang mawawala sa akto ng pagdagit. Yun ho ang next question. Rapture. Kailan mawawala ang akto ng mga banal? Kapag dumating na ang ating Panginoong Jesus Kristo. I object. Stop. Okay. Anong objection natin, negative? Kagaya ng tinatanong ko, in-explain ko kanina, pag nagtanong ako ng kailan, I need the date. Kung meron siya, meron o wala, and then wala, explain, meron, explain. So kaya ngayon ano ko, para hindi para maganda yung debate natin, I'm asking a legit question dito. Okay, kailan yung sinasabi niya? Okay. So ina-analyze ko yung objection, bro Alexander. Again, dahil nagtatanong ka ng kailan, gusto mong sumagot siya ng date. Parang January something plus year. Yeah. So, bro Fernando Camacho, ano yung counter-objection mo dando? Yes, counter. Yun hong tanong niya, hindi naman ho ano yung categorical yung kailan. Kasi yung kailan, pwedeng sagutin niya ng panahon. Hindi lang yan, basta tumutukoy sa petsa. Kasi sinagot ko na nga yung petsa, wala tayong maibibigay na petsa. Pero alam natin sa second coming magaganap, yung actual na pagdagit. Okay. At hindi sikreto yun. Okay, so ito yung hatol ng ating moderator. Doon sa kailan, actually pwede ka talagang sumagot dyan ng either any event at hindi lang siya naka-specific, bro Alexander, sa date. Pero tuloy-tuloy tayo sa ating pagsasagot dahil na-interrupt si Camacho doon. Ngayon, bro Camacho, ipapaulit ko pa ba yung tanong or okay ka na sa pagsagot? Sasagot na to. Dudugtong ako lang po yung sagot. Okay, so 20 seconds, bro. Kailan daw, bro? Pakibigay yung any event or panahon. Your time start now, bro. Opo. Kung ang tanong ay petsa, eksaktong datos, wala nga tayong maibibigay. Kasi ang topic, ano, hindi secret coming, kundi secret rapture. At yung rapture na yan, magaganap pag dumating ng ating Panginoong Jesucristo, makikita yung pagdagit ng mga hindi next matuwid. Question. Na sila aakyat next sa question, ano please. Ang date? Ano ang date ng secret rapture? Wala. Wala akong maibibigay sa iyo kung kailan date. Ano? So, yung teaching theology ng Baptist pagdating sa secret rapture, hindi date ang pinag-uusapan, kundi yung kaganapan na ang mga tao ng Diyos biglang mawawala. Yun next ang question. Usapin next sa question. Secret rapture, hindi date. May date ba kung kailan mawawala yung mga tao na sinasabi mo? Yes or no? May date kapag ka naganap na, saka mo malalaman ang date kung kailan noon. Pero habang hindi pa nangyayari, walang date. Kaya lang lumalabas ka sa Baptist theology. Kasi ang Baptist theology, pagdating sa secret rapture, hindi pinag-uusapan ang date. Ang pinag-uusapan dyan, yung paraan kung paano aagawin ang mga lingkod ng next Diyos question. Pagdating sa usaping. Dahil sinabi mo na may date at alam natin na future yon, pwede mo bang sabihin kung kailan ang date na yon? Yes or no? Wala nga eh. Kahit na 1,000 pang itanong, wala ko sa iyong maibibigay na date. Ang teaching ng Baptist, lumalabas po kayo sa kanilang theology. Ano? Sa theology ng Baptist, ang pinag-uusapan lamang sa secret rapture, yung paraan kung paano aagawin ang mga lingkod ng Diyos. Next question. Petsa ang pinag-uusapan. Premise to, ha? Next question. Premise to. Ang theology ng Diyos ang ginagamit ko, hindi theology ng Baptist. Okay? Tanong premise ba? Lang to. Yung sinabi ni Jesus na dadating siya na parang magnanakaw, may date ka ba doon? Yes or no? Wala po. Kasi yung pong pagdating ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, hindi po secret rapture yan.
second coming na po na topic po yan. At natutuwa naman ako sa inyo, nire-reject nyo yung theology ng Baptist patungkol po sa secret rapture. Palagay ko, malapit na ninyo talaga iwanan ng Baptist. Next question. Premise ulit, ano? Yung mga Baptist, hindi lahat Baptist yun. Ang tinuturo ko yung pagka-Baptist ni Jesus Christ. Now, sinabi mo, yung second coming ni Jesus Christ, alam mo ba ang date noon? Yes or no? Hindi. Hindi ko alam ang date noon. Kasi nga, ang paksa natin, secret rapture. Hindi yung secret date of second coming. Magkaiba yun eh. Yung secret rapture, magaganap yun kapag dumating na si Kristo. Yung paraan ng pag-agaw ng Panginoon sa mga banal, hindi sikreto ayon sa Biblia. Dahil naliniwala ka sa rapture, kailan ang rapture? Kung date ulit yan, wala akong maibibigay. Ano? Kasi ang pinag-uusapan sa secret rapture, yung paraan kung paano sila dadalhin sa Panginoong Diyos. At yung bagay na yun sa Tesalonica, hindi sikreto, hayag po yun. Kaya walang secret rapture sa Biblia. Ayun. Next question. Yung hayag na sinasabi mo, may date ka ba doon? Yes or no? Meron kapag dumating na yung takdang panahon. Alimbawa, bukas mangyari. Time stop muna. Objection daw. Bro Alexander. Ano yung objection mo, bro? Ang tanong ko, may date ba siya doon? Sabi niya, mayroon. So, naghihintay ako ng date. Okay, so counter objection doon, bro Camacho. Yes, sumasagot niya ako. Magbibigay na nga ako halimbawa ng date eh. Pinutol kasi niya. Okay. So doon sa categorical na meron or wala, ang sagot niya ay meron. Ngayon, bibigyan kita ng 20 seconds sa pagpapaliwanag. Bro Alexander, either ano yung isagot niya dito, pagpapaliwanag, at least sumagot siya ng categorical. Doon ka na lang sa rebuttal kung sa palagay mo mali or tama ha. So 20 okay. Seconds, bro. Fernando Camacho, sa pagsagot mo na meron, your time start now. Yes, yung sinasagot kong meron, kapag napangyari na, halimbawa bukas mangyari, di alam mo na yun February 26 nangyari. Pero kung ang tanong mo sa akin, ngayon, alam ko yung petsa kung kailan mangyayari yun, wala pa ako maibibigay na date. Pero ang usapin sa secret rapture, yung paraan ng pagpunta ng mga banal sa piling ni Kristo. Dahil alam mo yung paraan ng pagpunta, alam mo ba kung kailan siya pupunta? Yes or no? Hindi. Hindi ko alam kung kailan yung mangyayari. Kaya nga ang usapin dito, secret rapture, hindi secret date of second coming. Maliwanag yun eh. Kasi doon sa Tesalonica na sinisipi po ninyo, hindi po secret rapture yun eh. Rapture lang. At yung rapture na next yun, question. Ayag. Ngayon lang, sinabi mo, hindi mo alam kung kailan mangyayari. Binabago mo ba yan? Yes or no? No. Katulad ng sagot ko kanina, kung ang tinatanong mo sa akin in the future, di ko talaga alam. Pero kapag nangyari na yon, pwede na nating malaman kung anong petsa. Halimbawa kung nga dyan, kung naganap na yan bukas, di alam nating February 26, nagkaroon na ng second coming, at yung mga anak ng Diyos na dadali sa langit, makikita natin yon. Kasi hindi yung secret. Next question. Yun ang secret rapture. Okay, so maaari mo bang sabihin na pag nangyari yon, alam mo na ang date, yes or no? Oo naman. Kaya, halimbawa nga nangyari bukas, hindi mo pa ba alam na yung pangyayari bukas, ano yun? Halimbawa ngayon, hindi mo ba alam na February 25 ngayon? Malalaman natin yun. Pero ang usapin natin, secret rapture. Yung paraan ng pag-agaw ng Diyos doon sa mga banal. At sa Tesalonica, hindi sikreto. Hayag, makikita ng lahat. Pero inaamin mo na hindi mo alam kung kailan mangyayari, especially ang date, yes or no? At tama po, kung in the future, di natin alam yung kung kailan mangyayari. Kasi ang usapin natin, hindi secret date of second coming, kundi secret rapture. Yung secret rapture, ulitin natin, paraan yon kung paano aagawin ang mga banal. Walang ganun sa Biblia na secret rapture. Hayag ang pag-agaw sa mga banal. Time. Tesalonica, mababasa. Okay, so dyan natatapos ang napakagandang second cross ng ating negative. At shoutout muna sa ating halos 40 live viewers ngayon gabi na ito. Shoutout dyan kay Eller Ortez. Sabi niya, February 25, 2023 yan date hinahanap mo. At sabi ni Dennis Salaja, wala na, talo na naman si Camacho, di na nadala. Natalo na rin siya ni Pastor Rayan. Shoutout din kay Leonardo Tao Ing,
Nagtatago lang si Pastor sa petsa, wala na kasing alam na tanong. At sabi naman ni Al Dacob Amran, si Enoch at Elijah na rapture ng Panginoon. Rapture, raptus Latin, snatch or carrying away. Shoutout kay Rinaldo S. Maniano. Sabi niya, naubos na po ang oras ninyo, kakatanong ng date. Gusto niyo po bukas na agad, February 26? Hehehe. So, shoutout din kay RP Presado. Sabi niya, walang date, ibig sabihin tama si Alex. At shoutout din kay Gary Gloriano Escoce. Sabi niya, wala nga, paulit-ulit ka. At shoutout din kay Wilbert Biscaya. Wala na bang ibang tanong? At sabi ni din Gary Escoce, tatanong na naman yan, wala nga. Ayan. Shoutout din kay Sam Nazareth. Wala ngang date, kulit naman ni Mr. Pogi Baptist. At shoutout din kay Yoli Panganiban. May date nga yon pero walang nakakaalam kung anong date. Ayan, so shoutout din kay Dennis. Hindi ko alam, kaya nga hindi mo alam, kaya nga secret. Ayan. At sabi ni Abs Migs, good evening po, walang secret rapture, I support Mr. Camacho. Ayan. At si Everbert Saneco, yes, dapat mag-reply po tayo sa topic, tuloy ka lang Brother Camacho, para maliwanagan pa. God bless you. Ayan. At sabi ni Neil Vicente, may date yan, kaya lang walang date. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid, at dito tayo sa ating rebuttal ng negative, Brother Alexander Santos ng Baptist, your time start now. Okay, unang-una, I don't have to look sa notes ko, by yung mga sagot na lang niya. Unang-una, kaya ako humihingi ng date at yung mga event para malaman natin kung ito ay hindi sikreto. Diba? Sa common sense na mga nanonood dito, alam ng katunggali ko na may rapture. Alam niya na mayroon, sinabi niya eh, may rapture. Alam niya may second coming. Alam niya merong kukunin, maiiwan yung isa, mararapture yung isa. Alam niya lahat yun. Ngayon ang tanong ko, kailan to? Sabi niya, hindi niya alam. Diba? Walang date. Pero mangyayari yun. Pag nangyari na, meron na siyang date. So ang tanong dito, kailan yung date na yun? Ay, hindi niya alam kasi hindi pa nangyayari eh. So dito pumapasok yung secret rapture na sinasabi ko, although masyado siyang matalinghaga at psychologically, pwede kayong ma-deceive na sabihin na walang word na secret. Pero we don't need that word. From his answers to the questions, wala akong alam. Hindi ko alam. Pero naniniwala ako. Kailan yung pinaniniwalaan mo? Hindi ko alam. Yung alam mo, kailan yan? Walang date. Kung date ang pag-uusapan, wala. Meron ba kayong nasabi na naibigay niyang date sa tanong ko? Kaya paulit-ulit ang tanong ko dito kasi ang topic namin, sinabi niya, walang secret rapture. May rapture daw. We both believe mayroong rapture. Ang tanong, sikreto ba to? Ang tanong, sikreto ba to? Ano sa tingin nyo? Sikreto ba? O hayag? Hayag ba? Okay, so kung hayag, kailan? Kailan yon? Sa lahat ng tanong kung kailan, hayag. Pero hindi ko alam. Wala akong date. So ngayon, pag hindi mo alam ang date, sikreto yon. Napaka, ang daming example. Kung buntis ang asawa ko, babae ba o lalaki? Lumabas na babae. Pagtingin ko, tomboy kaya ito? Di ba? May mga sikreto dyan. Meron kang something na hindi mo alam. Pag lumabas yung lalaki, baka bakla. Di ba? So, yun yung mga time na we don't know. Until we see it, then we'll say, yes, it happened. However, binibigay sa atin lahat ng Diyos ang mga mangyayari. Mahiwaga ang Diyos, hindi mo ito makukuha sa talino. Okay? Kaya nga kahit ilang ulit ang gawin mong basa sa Bible, hindi mo ito matatapos. Napakasimple lang naman intindihin eh, ang wisdom ng Panginoon. Kaya nga, ito dito pumapasok yung what kind of apologist ito si Brother Camacho and what kind of apologist ako. Ako,
through my bad experience sa mga ganitong klaseng tinatawag na doctrine, sinabi ko to na talaga yung 98% nila, they're giving the wrong doctrines. Hindi nila ibinibigay yung proper salvation at proper rapture. Sinabi ko kanina, the Old Testament was written for the Jews and a lot of prophesied documents kagaya ng 70th week of Daniel. Diba? Yung 70th week of Daniel ay hindi para sa Christians yan. Para yan sa mga Hudyo, yung tinatawag na 7 years tribulation. Here comes the Old Testament for the Jews, for God to be known. Tapos na yung Old Testament. Kalimutan na natin yung Old Testament as far as our salvation. So, nasa na yung salvation natin? Ito na yung New Testament. Matthew, Mark, Luke, and John. Sa atin ba yon? Matthew, Mark, Luke, and John. Pag binasa mo yon, for the Jews pa rin. Para pa rin sa mga Hudyo. Okay, nakita niyo yung line, ha? The Old Testament from Genesis to Malachi, it's not about Christians. It's all about God's people. It's all about God's chosen people. It's all about the chosen one. Are we chosen one? We are not. We chose to be saved. Here comes the four Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Matthew, Mark, Luke, their preaching is identical to the kingdom gospel of John, who is ini-introduce ni John si Jesus as the Messiah, as the Son of God. So ano nangyari? Pagdating sa Book of Acts, sinabi, pinatay ninyo. Pinatay ninyo sa Acts 2:36. Pinatay natin ang Messiah. Ano ngayon ang gagawin natin? Tapos nag-preach si Stephen, tanggapin niyo ang Diyos. Kahit yung mga tatay natin, pinatay ninyo. Here we go. Here comes the rise of Jesus Christ. Resurrected na. Tinawag niya ngayon si Apostle Paul. From Ephesians, from Romans to Philemon, wala kayong makukuhang work for salvation dito. Ito ang palagay kong gagawin naming series ni Brother Camacho na paglabanan. From Romans to Philemon, walang work involved book by book. Andoon yung salvation natin. Binigyan tayo ng salvation, binigyan tayo ng justification, binigyan tayo sanctification, walk to be holy. Okay? And then, later on, bibigyan tayo ng glorification. Yun na yung rapture. Papalitan na yung katawan natin. Nandito tayo ngayon. Church age, church timeline. Tapos nito, gumawa na naman siya ng libro. Pagkatapos nito, rapture na tayo. Kasi gawa na yung libro eh. Tapos na eh. Diba? So alamin mo kung nasan ka, kung nasaan ang salvation mo. We are saved by the blood of Jesus Christ, by the gift of God, and it's not of yourselves. It's not of works, para walang pwedeng magmalaki. Although in 2:10, we are created to do good, but not for salvation. Kasi meron tayong judgment seat of Christ. Now, let's move on. Book of Acts, doon pinakita kung ano yung transition from Israel to the church, from Peter to Paul, from faith and works to faith alone. Now, here comes the Romans to Philemon. Tapos na yung Romans to Philemon. Christian tayo ngayon. Nandito pa tayo ngayon as Christians. Hindi pa tayo nararapture. Wala pa nangyayari. Meron pang libro si Apostle Paul. Hebrew. What is Hebrew? Jews. What is Jews? The 12 tribes of Israel. May message ngayon si Paul para maniwala sa Diyos, introducing the blood of Jesus Christ. Okay? Sa ngayon yun, message to. Pag na-rapture na tayo, yun pa rin ang pag-aaralan nila kasi naiwan sila. Pagkatapos ng Hebrew, inilay ng Diyos ang James. Ano ang sabi ni James? Your body without spirit is dead, so faith without work is dead because they don't believe the blood. And here comes the 2 Peter and 1 Peter and 2 Peter. Tinuturo ni Peter na even Apostle Paul isinulat sa inyo ang gospel. Nakikita nyo ba ang transitioning ng libro? Ang author dito ang God. Tapos pagdating ng after ni Peter, yung 1st and 2nd and 3rd John, nagbibigay pa rin sila ng mensahe sa mga unbelievers ngayon at saka sa magiging Jews unbelievers on that timeline. Hindi ngayon yun, pero it's a message today to see what's going on, how God works.
Mahiwaga ang Diyos. Kaya nakalain yung Bible eh. Old Testament Jews, New Testament still part of the Jews, and after the testator is dead, which is Jesus Christ, pumasok na yung Christians. Pagpasok ng Christians, sinabi niya, I will come as a thief at the night, and then you'll get caught up in the air, in the clouds. You have judgment seat of Christ. We are justified by the blood. After the first, second, third John, here comes Judah. Another message na doctrines to ni Apostle Paul. Binigyan niya ng message si Judah. Nagdaan to si Judah sa doctrines ni Apostle Paul. Kaya kung papansinin mo, ang doktrina niya is blood and about the Jews, about the tribulation. So after that, here comes Jesus came down again in a vision and talked to John the Apostle. Said, this is my revelation to you. Wawarningan kita, yung chapter 1 through 5, nandito yung Christianity, the seven churches, para iyan ay yun yung history na ito ang nangyari at mangyayari pa, pero may rapture to. Pagdating ng chapter 6 to 22, eto na, wala ka nang makikitang Christians kasi it's all about the Jews. Kaya nga sinabi, here comes the saints who got out of the tribulation, who have faith of Jesus and follow the commandment of God. It's different from the revelation of Jesus Christ to Apostle Paul. Apostle Paul, when Jesus talked to him, I will reveal you a mystery that hasn't been revealed before. Na ibibigay ko sa inyo ang salvation for the Gentiles. Because of the hard-headedness of the Gentiles, of the Jews, I will blinded them off until the fullness of Gentiles be come in. So sa lahat ng ito ang buong istorya ng Diyos. Kaya kung hindi mo alam kung nasaan ka, hindi mo makikita na may rapture ka, at kalituhan to ng pag-aaral kasi ito pagliliko ng right doctrines, di ba? So far wala kang nasagot kung kailan. So far it's still a secret. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative, Pastor Alexander Santos ng Baptist. At so mga bagong pasok dyan ha sa ating live streaming, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa rapture at patutunayan nga ng ating affirmative na ang secret rapture ay hindi biblical. At ang affirmative natin si Fernando Camacho, nabibigyan ko ng 7 minutes na pagpapahayag. Pagtatanong rather, at sasagot naman si Alexander ng Baptist. 7 minutes bro, your time start now. Okay. Sa Biblia, ang magiging pangyayari, inuri bilang parusiya, apokalipsis, at epipaneya. Bakit wala man lang iniulat na mayroong mosteke arpagi? Okay, you have to make it in English kasi hindi ko alam, or Tagalog, hindi ako marunong sa, ang alam ko lang ay harpazo. Okay, yung Latin, yun lang alam ko. Wala ko alam sa mga sinabi mo, so I have to say you're smarter than I pagdating dyan. Next question. Okay, iibahin ko na lang po ang tanong, Mr. Moderator. Okay, so dito sa Baptist Theology, pwede raw itong maganap, yung secret rapture at yung second coming. Pwede maganap ng post-millennial, amillennial, premillennial. Alin po ang position nyo rito? Saan po magaganap sa tatlong ito? Pre-tribulation ang stand ko according from the Bible. Mr. Moderator. Okay. Objection natin, affirmative. Ano yan? Yes. Hindi, ang tanong ko hindi doon sa pre-tribulation o mid-tribulation. Mm-mm. Ang tanong ko, dito po sa post-millennial, amillennial, and premillennial. Doon po siya mamimili kung saan po nakaposisyon yung kanyang doktrina tungkol dito. Okay, so ina-analyze ko yung objection mo, bro. Sasagot ako. So wait lang, bro. Ha? Pinapapili mo siya ng isa sa tatlong kategorical na binanggit mo. Yes. At ibabalik ko kay bro Alexander, ha. Sasagot ka na ba sa categorical, bro, or magka-counter-object ka muna? Mag-counter-object muna ako. Sige, ang counter-objection ko, pag sinagot ko ba na wala doon, pwede ako mag-explain ng 10 seconds? Yes naman. Okay. Ayon sa ating rules. So, yun yung sagot mo bro, wala doon. Tama? Explain ko ng 10 seconds. Okay, 10 seconds bro, pasok. Okay, wala doon kasi pre-tribulation, ang susunod sa rapture ay tribulation, not millennial kingdom. Next question.
Okay. Puntaan po kita dyan sa tribulation, yamang hindi nyo sinagot kung alin doon sa mga millennialism. Ano? Dito po. Doon sa pre-tribulation at mid-tribulation, ano po ang pinag-uusapan riyan? Bakit magkakaroon ng pre-tribulation at mid-tribulation na siyang kagaganapan din ng tinatawag ninyong secret rapture? Ano pangyayari meron dyan? Okay, ang pangyayari kasi doon sa pre-tribulation, kasi ang sabi ng God, you are not appointed to wrath. After the tribulation, nandoon na yung mourning of the world na magkakalungkutan na sila, and doon lalabas si Moses and Elijah. For somehow, yung mid-tribulation, they believe na mayroon ding mara-rapture and post-trib and then second coming. So that is the stand. Next question. Okay. Yung po bang sinasabi nyo ay tiyak na tiyak po ba kayo na dyan yan magaganap sa pre-tribulation o doon sa mid o kalagitnaan ng kapigatian? Yes or no? Tiyak na po ba kayo? Yes, tiyak na tiyak ako kasi ang sabi ng God, we are not appointed to wrath but from the salvation of Jesus Christ. I'm saved by Jesus Christ and I am not appointed to wrath because the rapture, after the rapture, babuhos na yung wrath of God. Next question. Okay, next question. Alam niyo po ba na mayroong second coming? Yes or no? Yes, may second coming, that after the rapture, merong tribulation, and then here comes the second coming to put the devil 1,000 years underneath, and then magre-reign siya for 1,000 years. And that is the beginning of second coming. Next question. So dahil alam nyo na may magaganap na second coming, sikreto pa ba yon? Okay, yes, kasi hindi ko alam kung kailan. Kung alam ko yung date, masasabi ko sa'yo, it's no longer a secret. Do I know that? I don't know. So it's still a secret. Next question. Okay, next question. Papaano ho magaganap ang secret rapture? Papaano siya magaganap? Okay, kagaya ng sinabi mo, nagbigay sila ng mga signs na ipakikita na malapit na to, malapit na yan. But yung rapture na yan, proposed na yan nung matapos yung Bible. Hanggang ngayon, hindi pa nangyayari. So it will happen, but I don't know. Next question. Okay. And I don't know when. Okay. So halimbawa, halimbawa lang ito, nagaganap na ngayon yung rapture. So paano mangyayari yon para maging secret? Okay, hindi, it's no longer secret kasi nangyayari na ngayon. Ang dapat na question mo dito, kailan mangyayari yon? Ang sagot, I don't know, but it will happen. Kaya nga secret. Next question. Okay. So ibig sabihin, ang secret rapture para sa inyo, ang pinag-uusapan date, hindi yung kaganapan, right? Yes, date. Kasi ang topic natin, kung kailan, di ba? Ang topic natin, kailan yung secret na to? Sabi mo, hindi secret. So kung alam mo kung kailan, it's no longer a secret. Until you know that, then it's still the topic is still proving that it is a secret rapture. Next question. Okay. Sinong teologya ng Baptist? Kasi Baptist kayo eh. Sinong teologya ng Baptist ang pumapanig sa inyo na ang pinag-uusapan sa secret rapture ay date at hindi yung kaganapan? Wala akong alam sa kanila kasi ako sa Bible naka-base, King James Version. At wala akong pakialam sa mga paniniwala nila. Basta ako naka-inline sa Diyos in spirit and in truth at Bible ang basis ko, hindi ang mga theologian na sinasabi mo. Next question. Okay. So in short, dinadala po ninyo yung titulong pagiging Baptist, pero hindi kayo sumusunod sa libro ng Baptist, tama po? Hindi ako sumusunod sa libro nila, tama ka. Ang sinusunod ko yung libro ng Bible. Kasi ang Bible, nandoon lahat ang salita ng Diyos at hindi doon sa libro ng Baptist. Kasi lahat din sila ay mga business organization. Next question. So hindi mo sinusunod sila kasi business organization. Tama ba na kaya hindi mo rin sinusunod yung kanilang libro kasi mali ang aral nila tungkol sa secret rapture? No. Hindi ko nakikita yung libro nila about secret rapture. So I cannot speak about that. What I'm trying to tell you is I don't trust other book except the Bible. Kung bibigyan mo ako ng ibang libro, para sa akin basura lang yan, pera-pera lang yan. Next question.
So, kaya ko po tinatanong kasi Baptist kayo. So, lumalabas, isa kayong Baptist na mayroong sariling pananaw na hiwalay sa mga Baptist. Tama po? Yes, ang pananaw ko ay galing lang sa Bible. Ang pananaw nila ay galing sa libro nila. So ano ang paniniwalaan mo? Yung galing sa Bible or yung sa mga business books nila na ibebenta nila para iligaw yung mga tao? Next question. So ibig sabihin, mali sila, kayo ang tama. Yes, kasi sa Bible ako naka-base. Sila mali kasi nagbibigay sila ng extra to make money. Next question. Time na. Thank you, Pastor. Okay, so dyan natatapos ang ating second stage ng debate. At shoutout muna sa ating mga nasa live comments natin. Napakasigla ng ating live ngayon. Meron tayong 168 comments, 25 share at 30 dumadami pa, 30 plus na live viewers. Consistent yan. Shoutout kay Elier Ortiz. Ayaw nyo lang sa Sabado, kaya may ibang name kayo kung totoo kayang kanyang preacher at totoong nagtuturo Adventist ang bagsak nyo. Sabi naman ni Sam Nazareth, tanong kay Pastor Alex, ang secret rapture ba? Spiritual or literal? Ayan, shoutout din kay RV Presado, magbigay ka po ng date kung kailan, Bro Camacho, kung alam mo kung kailan ang rapture, kasi sabi mo, hayag ang rapture, isa lang, Bro Camacho. Kahit isang verse lang, kaya inuulit-ulit sa'yo ni Pastor ang date, dapat alam mo yan. Shoutout din kay Aladdin Gregorio. Pastor Alexander Santos, daming nakanganga at uhaw. At sa amin naman ni Krams, Pastor, punta ka sa dictionary, ano ang rapture? Diba paraan, hindi date yon. At shoutout din kay Mark Tejas, ano na yung sinasabi mo, Pastor? Nasa secret rapture ka na? Kasi wala ka na sa topic. At sabi naman ni Mark, nasaan ka na, Pastor? Mukhang nasa secret rapture ka na nga. Ang layo mo na. At sabi ni Wilbert Biskaya, may halimbawa ba ng secret rapture na nangyari sa Biblia, Pastor? At sabi ni Ariel Himponia, katulad lang sila ni R.E. Puentes. At sabi ni Leonardo, ang sikreto ng Baptist na hayag na. Labo-labo naman yan na pahayag. At sabi naman ni Mark, mukhang nasa secret rapture ka na, Pastor, kasi kahit ang paliwanag mo, wala na sa topic. Ang tinatanong mong date ay unbiblical, katulad ng secret rapture na unbiblical din. Simpleng-simple lang, Pastor. Ayan. At sabi ni Elmi Alfonso, yan pala secret rapture ng Baptist na pag walang date ay secret. At shoutout din kay Aladdin Gregorio. Sabi niya, ang hindi secret yung paglakas ng Russia TV. Ayan, hindi na yan secret. Ayan. Sana suportahan niyo, ha. I agree with that. Doon lang ako nag-agree, ha, sa lahat. At si Eris Dave Ardenti, palitan ng topic, secret date. Ayan. So, dito tayo dako sa final conclusion. At mauna dito si Alexander Santos ulit bilang negatibo sa topic natin na ang secret rapture ay unbiblical. Your time start now. Okay, sa mga nakikinig, sana naiintindihan nyo na ang topic ay, nagbibigay kami ng topic na wala sa Bible. Ibig sabihin, kagaya ng secret rapture, walang salita na secret rapture. Pero kaya ang pairalin nyo dito yung common sense. Ano ba ang secret? Ano ba ang sikreto? Halimbawa, kung meron kang asawa o meron kang anak, pag merong ibinigay sa iyong anak mo at hindi mo alam kung ano yon, nasa harap mo, sikreto pa rin yon. Kahit na nasa harap mo yung regalo at hindi mo alam pag tinanong ano ba yung nandyan, anak, pag sinabi niya na buksan mo. Pag hanggat hindi mo binubuksan, sikreto yon. Pero nasa harap mo na yon. Ganon din sa Bible, nasa harap natin na may rapture. Ngayon ang tanong, kailan yun? Hindi naman buksan mo. Kailan yun? Pag hindi mo alam, until then, secret pa rin yun. Ganun lang ang common sense doon. But do you see the word secret? Hindi. Dito nagagana yung intellectual understanding kung ano yung topic natin. Is that really a secret? So kayo ang sasagot dyan. At kung pagaganahin nyo yung utak nyo na fairness, huwag kayong mag-stereotype na como Baptist kayo, puro kayo Baptist. Como SDA kayo, puro kayo SDA. Ito ang time na maging open-minded kayo about the topic. You don't have to leave Baptist. You don't have to leave SDA. Tingnan nyo yung decency
at saka kung ano yung topic, kung ano yung mga questions. Ngayon, mayroong nag-rise up na tanong. May nagtanong, eto nakita ko sinabi ni Brother Russia na dinig ko, ano ba yung rapture? Is spiritual and or physical? Diba? Yun ang sabi mo. Ngayon, ang sagot dyan, both. At biblical to. Yung sa Thessalonians 4:13 hanggang 17, ang sabi dito ni Apostle Paul, kukuhanin niya yung dead in Christ. Ang ibig sabihin nun, yung natutulog muna. Yung kukuhanin niya to, yung figurative nito, yung katawan aangat. Alam naman natin na inanay at inuod na yung mga katawan, di ba? Pero kukunin daw niya yung dead in Christ. Kasi papalitan niyo ng katawan. Tawag nga ay glorified body. So sa question mo, is it spiritual or physical? Sagot ko, both. Kukunin yung namatay, papalitan niya ng bagong katawan, yung kagayo ng katawan niya, glorified body. Ngayon, yung ano yung other side? And sabi niya, and we which are alive and remain will get caught up. Makukuha daw tayo. So yung sa tanong mo, napaka-legit, magandang sagutin, both ang sagot, mangyayari yon. But we don't know when. Okay? So pag tinanong natin kay Brother Camacho, magaganap yan, hindi yan secret. Pag tinanong mo kung kailan, kung date ang itatanong mo, hindi ko alam. Kasi kaganapan yan. Okay, kaganapan yan. Kailan magaganap? Pwede kong ihiyag yung kaganapan, pero hindi ko alam kung kailan. Pero mangyayari, nakasulat yan. O nakasulat yan, kailan mangyayari yung nakasulat? Wala pa rin, di ba? So dito pumapasok nga ang sinasabi ko sa inyo na ito yung tinatawag na although he is very intelligent, I have to say na he's very intelligent. Kaya lang, yung the way they understand the Bible, nagkakaroon ng tinatawag na blaspheming or heresy and apostasy. Ang ibig sabihin ng heresy and apostasy, which is happening now, is the wrong teaching or the wrong doctrines in the church. Kasi yung mga early Christians, they know this since 100 AD, since less than 300 AD, they're preaching about pre-tribulation or rapture, ano? Na alam nila. Ito rin, lahat ng tao, alam nila yung rapture, merong pre-trib, merong mid-trib, merong post-trib. Meron talaga lahat 'yan. Pero dalawang klase ang uri ng tao sa mundo. Isang Christian, blood saved, at saka isang Hudyo. Hindi magkapareho yan. Kung natatandaan nyo ko yung sinabi ko, the Jews is blinded now dahil nireject siya 3 times, di ba? Nireject ang God the Father to John the Baptist. Nireject kay Jesus as the Messiah, and then nireject kay Stephen as the Spirit. Diba? And then Jesus was standing, looking down kung pwede siyang tanggapin. Nung binato si Stephen, parang sinabi ng Diyos, that's it. I have to sit back here and just wait for that event. Kaya nga orchestrated na lahat. So we need to get the knowledge and wisdom of God how He works. Kasi tapos na yung Bible eh. Anong nangyayari dapat? Ang alam lang natin kung nasaan tayo at paano tayo maliligtas. We are not there. We are not over there. We are Christian time. Ang kunin natin how to be saved, and it's so easy. Blood justification, blood sacrifice, and you are sealed and saved. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative, at ang topic niya na patutunayan na ang secret rapture ay unbiblical. Your time start now, bro. Okay. So mga kapatid, nakita niyo sa bawat presentation ng negative side ay hindi talaga nag-i-stick sa topic. Ano? Kung saan-saan siya pumunta. Pero tayo pag nagtatanong at nagpe-present, lagi tayong nasa topic, no? Then tungkol sa petsa, mga kapatid, na lagi inuulit-ulit na idinidiin sa atin, ano ho, no? Ay ang sagot natin diyan, magkaiba kasi yung ano eh, yung when, no? Yung kailan at saka yung how, kung papaano. Ang pinag-uusapan po sa secret rapture, how? Papaano? Ano yung kaganapan? Ano yung sistema, yung proseso? Yun ho ang theology ng secret rapture. Hindi pinag-uusapan dito yung when o kailan. No? Kaya yung mga tanong sa ating date, out of ano yun eh? Out of topic na kumbaga yun eh. Kasi ang usapin lang dito, secret rapture.
No? At ang dapat na tanong, how? Paano ito mangyayari? Halimbawa, yung ibinigay na, halimbawa, yung sarigaluan niya, hindi mo alam yung loob. Ano? Habang binubuksan mo yan, yun yung proseso, yun yung kaganapan. Na nakikita mo kung paano ginaganap yung pagbubukas at pagpunta doon sa regalo. Kung ano laman ng regalo. Yan yung how. Yan yung pinag-uusapan sa secret rapture. Ano? At nakikita ko parang ako pa nga ang ano eh. Ako patuloy ang Baptist na talagang nakasandig sa doktrina ng Baptist eh. Ano? Kasi dala-dala niya Baptist pero pero nire-reject niya yung libro ng Baptist. Ano ho? Ayan. At sabi niya, ang libro daw na sinusunod niya, Biblia. Siya na nga may sabi, walang mababasa sa Biblia. Kita niyo na? Kaya nakakatuwa naman mga kapatid, sa gabing ito, hindi pa rin niya natutulan yung ating pong itinataguyod na katotohanan. Ano? Tanda natin, kapag pinag-uusapan secret rapture, walang kakampi sa itinuturo no, ng negative side na ito'y tumutukoy sa petsa. Kaya mali ang tanong, pag ang secret na po pinag-uusapan, mali ang tanong na kailan o when. Dapat ang tanong, how, paano magaganap yan? Ano? No, kasi sa secret rapture, ito nga yung proseso ng ano eh. Yung mga banal, bigla silang mawawala. Kasi process yun eh. Yan, hindi kung kailan. Kaya nakita ko walang alam ang negative side tungkol talaga sa secret rapture teaching. Ano ho? So, dumideliver lang siya sa sarili niyang sariling opinion na walang kumakampi sa kanya. At yung sinasabi niyang basihan niya Biblia, yun ang kanyang libro, hindi rin kumakampi sa kanya sapagkat wala tayong mababasa. Yung sa Thessalonica, kampi sa Adventist eh. Walang secret rapture dun eh. Rapture lang. Kasi maingay po yun eh. Yung Revelation chapter 1 verse 7, hindi rin kumakampi sa kanya eh. Kampi sa Seventh-day Adventist. Kasi walang secret rapture talaga, mga kapatid. Walang secret rapture. Ano ho? Kaya patuloy na nananagumpay ano, ang katotohanan ngayong gabi. Ang nagdala pa nga ng turo ng tunay na Baptist ay akong dating Baptist at dala ko ang libro. Ano ho? Yun. Yung sinasabi pa niya tungkol sa mid-tribulation, ito sabi ng isang libro ng Baptist. Ang hindi pa nalulutas ng mga premillennialista ay kung dadaan pa sa kapagyatian ang iglesia o hindi na. Kaya mayroong pagtatalo tungkol sa tungkol sa bago ang kapigatian, yung pre-tribulation at kalagitnaan ng kapigatian, mid-tribulation. Yan ang stand ng Baptist. Hindi talaga nila alam. Ano ho? Kaya delikado yung turong ito. Kaya nga, napakarami ko ng chinalis na Baptist eh. Wala talagang manurita eh. Walang kumasa. Si Pastor Alexander lang ang kumasa. And sorry to tell that. Hindi po nag-iba ang katotohanan ng daladala natin. Manapa na patunayan natin, walang secret rapture sa Biblia. Yung iniisip ng negative side na secret rapture, sarili niyang version na wala siyang kakampi ni ang banal na kasulatan, hindi rin kumampi ano, sa negative side. Oh, ang inaasahan ko sana, ititindig po sana ng paulit-ulit kung papaano ang magiging kaganapan ng rapture para maging secret. Yan, no? Kaso hindi natin narinig po sa negative side. Nagpunta siya sa history ng mga Hudyo, kung saan-saan napunta. Ano ho? At least tayo, may mga batayan tayo mula sa banal na kasulatan. Inabutan na pala. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist and Baptist sa topic na patutunayan ko na ang secret rapture ay unbiblical. So affirmative natin si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, negative naman si Alexander Santos ng Baptist. Ayan. At bago natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time na magpasalamat sa ating halos 40 plus 40 live viewers, no, at kanina meron tayong halos 20 na live participant dito sa ating group na Russia TV. So unahin na natin si Bro Camacho. Pasalamat ka, bro. Opo, una-una nating pinasasalamatan siyempre ang ating pong Panginoong Diyos na natapos ang usaping ito ng pangpananampalataya na may kaayusan. At binabalik natin ang ating pong paglulati at papuri sa kanya. Pinasalamatan din po natin ang ating pong platform,
ang Russia Vista TV. At syempre ang napakapatas na moderator, ang kapatid na Russia. Ano ho? Yan. So maging sa mga nasa loob po ng ating pong platform, lahat po kayo ay pinasasalamatan ko. Si Kara siya na po mag-isa-isa sa inyo. Ganon din po dyan sa iba't ibang mga comment sections. Ano ho? Ano man ang inyong komento, ay bahagi po kayo ng naging pag-aaral ngayon pong gabi. Ano? At lagi nyo pong susubaybayan mga kapatid. Ano, Russia TV dito po sa ating bagong bahay. Ayan, at sa akin din pong YouTube channel, yun po, Fernando B. Camacho Jr. Ang debating ito mapapanood ulit po doon. Ano? At ganun din pinasalamatan natin ang ating pong negative side, ano, si Pastor Alexander, ano, sa kanyang napakaganda at intellectual na pakikipag talakayan, ano? Yan. So, mga kapatid na sa Adventist, oh, maraming salamat sa inyo. Hasta la vista. Viva Adventista del Septimo Dia. Chukbok hamnida. Mispa sa inyong lahat mga kapatid. Okay, at syempre ang ating pastor din ng Baptist, bro. Pasalamat ka, bro. Una-una, Brother Camacho, salamat ha. Naging intellectual yung debate natin. As we promise, this is going to be an intellectual debate. So I'm ready for that. And then kung may mga ibang klaseng debate, you know, I'm ready for that too. Alam mo naman yan, di ba? So thank you so much, Brother Russia. Napakaganda ng ano ng flow, napakaganda kasi I guess because of the respect, ano, yung respect na hindi tayo natatakot na ano. So maraming salamat sa iyo. At kagaya nito, Brother Fernando, hindi mo nabanggit sa Wednesday, we might have a new segment dito sa Russia TV. Yung tinatawag natin na talakayan din siguro ang tawag doon, pero lima tayo or apat na pastors na magbibigay siya ng questions na magkakaroon tayo ng kanya-kanyang explanation na tawag dito experience or biblical. So it depends kung paano natin i-entertain. So abangan ninyo mga kapatid, merong mga na-propose si Brother Russia para makita natin lahat yung mga faith ng mga tao at magkaroon tayo ng at least gawin nating entertainment and at the same time it's about soul winning ito, no? So again, thank you so much. Suportahan nyo rin yung Monday and Tuesday ko kasi Russia TV din to, na ang topic namin ay yung LGBTQ. Ligtas ba sila sa Monday? And then pag natapos yan, the next day, which is Tuesday, isusunod kong topic na may nagsuggest ay tungkol sa abortion. So sana paintayin nyo itong every Monday and Tuesday yan. And then sana supportahan nyo rin yung, meron din akong YouTube channel pero wala pa ako na-upload doon. Ang pangalan nito ay Xander Speaks Truth. Okay? So sana makita nyo rin yung ibang mga nakalagay doon. Marami akong few videos doon, messages. Sana makita nyo. Salamat sa lahat ng nasa loob sa buong mundo. Again, yung mga nagde-debate dito, normal na tao to na walang magwi-wish na lahat tayo ay or ang isa sa atin ay mapunta sa impyerno. Lahat tayo gusto natin mapunta sa langit. So good day and good night. May God bless us all in Jesus' name. Oh, forgot to say, hasta la vista, baby. I'll be back. Okay, so sa Russia TV din, no, nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin at dito sa ating bahay na bagong bahay talakayan. At kung gusto niyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin para maganap natin yung parang ganito. Ayan. At syempre gusto ko din pasalamatan si Erwin Assis Miones, ayan, si Larry Hermaes, si Camino Nihil, si Rex Evangelis, si Ebestel, si Aki Ahmad Domer, at si Dawood Islam sa pagdalo sa debate natin na ito. At yun, this is Russia Vista, Bahay Talakayan, Russia TV, and I'm out. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad